Mabuhay mga malaya. Halos 20 years na akong independent. Marami na rin akong mga pagsubok na hinarap mag-isa. Kung tutuusin, pwedeng maging malungkot ang buhay ko dahil malayo ako sa aking pamilya. Pero pinili ko na maging malakas at maligaya. Dahil kung magpapatalo tayo sa problema at kalungkutan, bandang huli tayo rin naman ang mahihirapan. Kaya piliin natin maging maligaya. Ngunit huwag nating tatakasan ang ating mga problema. Mabuhay mga malaya. So sa video na to, magbabahagi ako sa inyo ng isang klase ng dambana at ito ay dambana ng kaligayahan or shrine of happiness or happiness altar. Whatever na gusto yung itawag dito, bahala na kayo. So ganito muna nangyari. Kahapon, bago ako matulog, napaka-relax lang ng pakaramdam ko. Wala akong masyadong iniisip. And then, nung nakatulog na ako, bigla akong nagkaroon ng panaginip. Sa panaginip ko, napakalinaw. As in, sobrang lino ng panaginip ko to the point na na-recognize ko talaga yung halaman. And then, yung halaman na yun, bit-bit siya ng isa sa pinakamatanda kong gabay or yung spirit guide ko. Ang sabi niya lang sa akin, mamahagi ako ng kaligayahan. And naging questionable sa akin yun dun sa panaginip. Sabi ko, paano ko i-share yung happiness? So, yun yung agad na pumasok sa isip ko na itanong sa kanya. And then, parang naging routine or naging paikot-ikot lang yung conversation namin tungkol lang talaga doon hanggang sa nagising ako. Tapos, nung gumising na ako, hindi naalis sa akin yung pakaramdam na magmahagi ng kaligayahan. So, biglang na-realize ko ulit, yung halaman na yun is kilala ko. Like, noon pa talaga, kilalang kilala ko siya dahil yung halaman na ito, matagal nang inaalagaan ng parents ko or ng mother ko specifically. I mean, bata pa lang ako, napakadami naming halaman. At itong halaman na ito ay isa to sa mga paboritong halaman ng nanay ko. So, lumalaki ako na napapalikiran ng iba't ibang halaman. Name it, bago pa siguro sumikat tong mga plantito-plantita na yan, sobrang dami na naming halaman. At kung nangyari to noon, baka isa na ako sa mag-online selling ng mga halaman na ito. But anyway, ano nga ba tong halaman na napanaginipan ko? Ito actually yun. Ito. So, ito ay ang kalipay. So, ang kalipay ay isang uri ng halaman na matatagpuan sa kadalasan sa mga probinsya. And nung time na napanaginipan ko siya, na-recognize ko kaagad dahil naalala ko nga yung nanay ko sa sobrang dami namin ng halaman, literal, name it, orchids, mga dahon-dahon lang or mga halamang gamot, mga namumulaklak na mga halaman, lahat meron. At ito nga yung kalipay ang very madalas na nakikita ko sa bahay namin sa loob or sa mga beranda at sa paligid. Now, so sabi ko, ano kaya ibig sabihin ito? And then nagnilay-nilay ako, sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng happiness altar? Kasi baka makatulong din sa inyo na i-share ko to dahil gusto ko nga na ma-encourage din kayo na maging maligaya, maging happy sa whatever na pamamaraan na pwede kong i-share sa inyo. So, sabi ko, sige, gagawa ko nito ng isang happiness altar dahil ang kalipay, by the way, ibig sabihin nito is happiness. So, yung halaman na ito, ang ibig sabihin, happiness. Kilala siya sa tawag din na Papua. So, binalikan ko ngayon yung mga nangyari nung bata ako kung paano ituring ng nanay ko yung mga halaman. Kinakausap niya yung mga halaman, which is very much animistic yung approach. Kasi naniniwala ang mga animist or mga sa sistema ng animism, naniniwala nga na even yung mga plants may mga spirits. So, since happy siya, that means yung spirit niya is happy spirit. Dahil kalipay nga ang kanyang pangalan. So, natatandaan ko yung mother ko, kapag nagdidilig siya ng halaman, may ilan siyang nilalagay na mga leaves, tapos mga ugat-ugat, tapos binidilig niya sa mga ibang halaman. Yun yung ikalipay. So, binababad niya yung ilang leaves ng kalipay at saka ugat sa mga tubig. And then, yun yung ginagamit niyang pangbuhos din sa ibang halaman. So, na-realize ko na ginagawa niya yun dahil
siguro may i-share yung happiness doon sa mga ibang halaman. So isa yon sa natatandaan ko. Sabi ko, ah okay, mayroon akong pwedeng i-share sa inyo na idea, which ito nga, yung happiness altar. So ano nga ba ang dahilan kung bakit gagawa tayo ng dambana ng kaligayahan or happiness altar? Ito kasi, more of like a reminder natin na kailangan mong piliin ang maging maligaya. Kasi happiness is a choice. And yes, happiness is a choice. Pero medyo kailangan natin ding pag-aralang mabuti itong happiness is a choice na to. Okay? Hindi porket sinabi na happiness is a choice, tatakas ka sa mga problema mo. Yung tinutukoy kong happiness is yung internal happiness. Yung pagmamahal sa sarili. Yung piliin mo na mahalin mo rin yung sarili mo. Hindi sa pagiging selfish, but more of like mahalin mo yung sarili mo para alam mo din kung paano mahalin yung ibang tao. Itong altar na to or yung dambana na ito magre-remind sa'yo every day. Since halaman siya, kapag ginamit mo tong halaman na ito or inaalaga mo yung halaman na ito sa isang corner ng bahay mo, parang araw-araw kang mare-remind na oh, you have to be happy. Diba? Meron kang reminder. So hindi ito magically na kapag ginalagaan mo or naglagay ka ng isang halaman sa corner na bam, napakaligaya mo na the next day, baka mukha ka ng baliw nung kakatawa kung yun ang iisipin natin, no? So hindi siya magically magta-transform na bigla ka magiging maligaya. However, it's still magical or spiritual dahil mabibigyan ka ng masishare sa'yo ng halaman na ito yung energy ng kaligayahan. And then from there, araw-araw mo siyang makikita sa loob ng bahay mo at tinuturing mo nga na altar tong area na to. So magkakaroon ka ng reminder na, oh, ito happiness to, so kailangan maging maligaya ka. The more na nakikipag-interact ka sa iyong altar of happiness or dambana ng kaligayahan, lagi kang mare-remind sa sarili mo na magiging maligaya ka or dapat kang maging maligaya. Lagi mong tatandaan din kapag pinili mo ang kaligayahan, huwag mong takasan yung mga kalungkutan or yung mga stressful feelings. Harapin mo rin to, i-acknowledge mo din to kasi pain is essential. At kapag na-acknowledge mo yung mga pain or mga stressful feelings na to, doon ka magkakaroon ng idea kung paano resolbahan yung mga problema. So by making a solution, that means you are already choosing happiness. Kasi kapag hindi mo ginawa ng pamamaraan para ma-resolve ang problem, that means hindi ka after sa happiness. Pinabayaan mo lang yung problema. So whatever nararamdaman mo, kung tumakas ka, feeling mo tapos na yung problem, that's not happiness. Pagtakas lang yun, literal. Okay? So basic lang naman ang dambana ng kaligayahan. So itong klase ng halaman na ito, madaling patubuin. Kapag tinanim mo siya, kailangan mo lang i-trim. Kunyari, meron kang bilhin nito sa online or kahit saan. Kahit na yung pinaka-stem niya, putulin mo lang yun. And then, ibaon mo lang sa lupa. Basta kapag pinutol mo siya, make sure na parang patulis para mas mabilis magkaroon ng ugat. And then, ibaon mo siya doon, itusok mo lang siya, and then takpan mo siya ng lupa. Pero for this process, mas maganda kung maglalagay ka ng prayer paper sa ilalim ng lupa or doon sa pinakapinlalagyan mo ng halaman. So kung bago mo siya ibaon, maglagay ka na, magsulat ka sa isang maliit na papel ng affirmation mo or like a simple prayer of for happiness. So isulat mo siya, and then dito sa akin kasi baybayin yung pagkakasulat ko, and nilagay ko lang dito na maligaya ako, malaya ako, masaya ako. So yan, sinulat ko lang yun dyan, tapos nilagyan ko ng lana para mas ma-consecrate or mas maging sagrado pa yung prayer ko. So binaon ko din siya kasama ng lupa, and then saka ko nilagay yung halaman. So this way, habang lumalaki at inaalagaan mo yung halaman, parang yung sense ng prayer mo na nasa loob ng halaman ay mag-grow din. And araw-araw mo siyang aalagaan, so yun nga, araw-araw ka ding mare-remind na dapat kang maging masaya. Now, pwede mo rin i-share tong kaligayahan na to sa ibang tao. Napakasimple lang ng gagawin mo. Kailangan mo lang gumawa ng isang set ng halaman na to at ibigay mo sa ibang tao. Dito, ginawa ko din ay nilagay ko siya sa isang maliit na plastic. So yung maliit na plastic na to, nilagyan ko din ng prayer sa loob, tapos nilagyan ko din ng parang affirmation sa labas na nakabaybayin. Binalot ko lang siya. Typical, parang tinanim ko lang siya para sa maliit na plastic para kapag nag-ugat na to, balang araw, pwede na lang ilipat to at mas maalagaan pa nila ng mabuti. Ito yung kinalabasan nung pwede nating i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay pag may birthday or gusto mo lang ma-appreciate yung isang tao. Ayan, so maganda siyang gawin. And then,
sa part ng sala ninyo, hanap ka lang ng isang space doon na pwede kang maglagay ng ano, maglagay ng something na lamesa na maliit, and then doon mo siya ilagay. Ako kasi nilagyan ko siya ng candle, and then nandito rin yung parang prayer beads ko. Meron akong Himalayan salt lamp, and ilalabas lang siya every other day para maarawan. Although pwede siya sa indoor, kaya lang hindi siya yung parang matagalan dapat sa loob ng bahay. Kailangan maarawan din siya. So at least every other day mailabas siya, or at least few hours araw-araw nasa labas siya, tapos ipasok mo din ulit. Well, technically hindi ako expert sa paghahalaman, okay? Pero nasanay lang ako na ganun yung ginagawa ko sa ibang halaman ko dati, and nag-work naman siya. So for this one, try natin. I-update ko rin kayo in the future kung ano mangyayari sa mga ginawa ko ngayon, dahil first time ko rin naman na itanim ito sa loob ng bahay, dahil nga doon sa panaginip na sinabi ko sa inyo. And ideally, maganda ito sa mga taong depressed, kasi marirremind ka araw-araw habang inaalagaan mo siya doon sa altar na to, na you have to be happy. So happiness is a choice. So yun nga yung sinasabi natin. So, ganun na siya kasimple. And pagbabahagi nito sa ibang tao is parang nagsishare ka rin ng positive energy. This is nagsishare ka rin ng magandang vibration sa mga tao. By the way, ito, nilagay ko dito sa loob ng tubig. Ayan. Meron siyang tubig. And then, kinat ko lang siya the usual. Nilagyan ko lang siya ng stick para maging stable yung kanyang pagkakatayo. So, dito, ini-expect ko na mag-root siya, kasi base nga sa mga information din ito na mag-uugat din siya sa tubig. So, naalala ko ulit yung ginawa ng mother ko dati pag nagdidilig siya sa mga halaman. Hinahaluan niya ng mga ugat or petal or leaves ng kalipay para idilig sa ibang halaman. Gusto kong gawin naman ngayon is yung water nito, after 24 hours, isasalin ko sa isang mas maraming tubig. Yun, pwede mong ipang bless sa bahay mo or panglinis para ma-spread rin yung happiness. So ayun mga malaya, I hope na nagustuhan ninyo yung shinare ko na dambana ng kaligayahan. At lagi nyo tatandaan, piliin ang maging maligaya, pero huwag kang tumakas sa iyong problema. Mabuhay kayong lahat.